Hiniling na ng mga manufacturers ng mga pangunahing bilihin kasama na ang pangapagkain na bawiin na ang pinatutupad na anti-hoarding memorandum circular sa mga pamilihan. We have been receiving requests po from the manufacturers and retailers both na i-lift na daw natin yung ating anti-hoarding and anti-panic buying memorandum circular kasi sir, we limited the purchase of the consumers at yung pagbenta ng retail dahil po we prevented of course panic buying yung binibili halos lahat ng mga tinda natin dun sa retail pati po yung mga tao na nagpa-panic buy. Kaya po medyo inayos natin ng konti at the start of the ECQ. And then we're still studying, sir, if we're going to remove the purchase limit na. Pinag-aaralan na ni Trade Secretary Ramon Lopez ang hirit ng mga manufacturer maging ng mga retailer kung maari nang bawiin ang nabanggit na memo ukol sa purchase limit ng mga consumer. Stable naman ayon kay Castelo ang presyo ng mga pangunahing bilihin at 2 linggo na ang nakakalipas anya nang matapos ang pagpapatupad ng price freeze. In terms of prices, sir, at least for manufactured food products covered by the DTI under the Price Act, very stable po siya, sir. We reverted back to the suggested retail price dated September 30, 2019 after the expiration of the price freeze. Kasi sir, yung price freeze po is effective only for 60 days from the time of declaration ng state of calamity natin, which was March 15. May 15 po, na-lift na yung price freeze. Balik po tayo dun sa presyo na tinalaga natin in September of last year. So, very stable po siya, including supply, wala po tayong problema. Samantala, kaugnay naman sa paniningil sa upa, sinabi ni Castelo na nagpalabas na rin ng bagong memo ukol sa pagbabayad sa upa sa mga residential at commercial spaces. Binibigyan ng mga umuupa ng 30 araw para mapaghandaan ang pagbabayad at kinakailangan din na magkaroon ng kasulatan kung saan sila ang magtatakda ng pamamaraan ng kanilang pagbabayad. Today, fresh from the oven, yung Memorandum Circular 20-29 natin. This is an amendment to the earlier resolution, Memorandum Circular on Rents. That was MC 2012. Ito yung bago, 20-29. 30-day grace period is given to the tenant, either on residential or commercial rents, para makapagbayad siya or tsaka siya uumpisang singilin from the 30 days from the date of the lifting of the community quarantine or kung nag-umpisa na yung negosyo niya or nakabalik na siya sa trabaho. Yung 30 days na yon, doon pa lang siya magbayad or umpisahan niyang siya na singilin. And then the tenant has the option of paying in 6 monthly installments after the 30-day grace period. Ang requirement lang po, they will fill up execute a promissory note or any letter indicating their intention na mag-installment, ibigay po nila dun sa kanilang landlord or landowner. Kaugnay naman sa presyo ng mga gadget na tinitiyak magiging mabenta sa pagpapatupad ng online learning methods at work from home, nagbigay pahayag na rin si Castelo sa mga ulat na tumaas ang presyo ng mga bisikleta dahil ito na ang ginagamit ng mga maraming empleyado sa pagpasok dahil limitado pa rin ang pampublikong transportasyon. We will see po kasi before COVID, hindi siya basic or prime commodity, so hindi po talaga natin yan binantayan before COVID because it was a regular consumer product. Pero titingnan po natin ngayon, Yusef, kung kailangan nating mag-impose. But of course, this will have to be legislated. Titingnan po natin kung paano. But in the meantime, pakiusap natin sana doon sa mga both the business side na nagbebenta nitong mga ganitong produkto at sa consumers na kung magtataas po ng presyo ang negosyo para sa bike or laptops, kung pwede po yung reasonable increases lang na hindi masyadong malaki na masyadong masakit for the consumer dahil we understand na kailangan nila rin makabawi dun sa mga losses nila for the past 2.5 months. Pero hindi po para pagsamantalahan na natin ang consumers. On the consumer side naman, kung meron pong bahagyang increase na gagawin yung mga nagbebenta,
report po nila sa atin, and then we will see kung unreasonable po ba yung naging increase nila, and then we'll take action. Janice Cosio, Radyo Inquirer, 990. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.